Welcome everyone to our Parents Orientation. Para sa ating agenda, atin pong tatalakayin ang mga sumusunod. Grade 5 teachers and subject handled, pangkalahatang patakaran, subject requirements, distribution and retrieval process, and other concerns. Atin pong kilalanin ang mga guro sa ikalimang baitang. Ma'am Lu, Ma'am Ichu, Ma'am Debs, Sir Jude, Ma'am Micah, Ma'am Joy, Ma'am Wena, Sir Oreo, at si Ma'am Buid. Grade 5 sections and subject teachers. Grade 5 Rizal. Advisor, Ma'am Lu Dimapilis. Grade 5 Gomburza. Advisor, Ma'am Debs Cruzin. Grade 5 Lapu-Lapu. Advisor, Ma'am Joy Maestre. Grade 5 Mabini. Advisor, Ma'am Micah Malilin. Grade 5 Del Pilar. Advisor, Ma'am Marilu Buid. Grade 5 Jacinto. Advisor, Ma'am Wena Gloriani. Grade 5 Aguinaldo. Advisor, Sir Oreo Solibio. Pangkalahatang patakaran. Una ay ang attendance. Ang mga ipinasang module ang magiging basehan ng attendance ng mga mag-aaral. Number 2, confidentiality issues. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbabahagi o pag-share ng module sa ibang school at ibang division, gayon din ang sagot ng mag-aaral sa mga gawain. Attitude towards learning. Maging responsable. Tapusin at ipasa ang binigay na gawain sa takdang araw at oras. Ugaliing maging malinis, nasa tama at ligtas ang inyong lugar sa pag-aaral. Ang anumang pambubuli ay mahigpit na pinagbabawal sa Facebook group or Messenger ng bawat pangkat. Honesty is the best policy. Para sa parents or guardian, ang mga magulang o tagapag-alaga ng mag-aaral ay kinakailangang gumamit ng face mask, face shield at gloves tuwing pupunta sa itinakdang lugar para sa pagbabahagi ng module at pagbabalik ng mga gawain o pagsasanay na sinagutan ng mga mag-aaral. Para sa mga walang gamit na gloves, ang pag-disinfect o pag-spray ng 70% alcohol sa kamay bago at pagkatapos makuha ang module ay mahalagang gawin. Ilagay sa plastic envelope ang mga gawain or output ng mag-aaral na isasauli sa paaralan o sa itinakdang lugar at magdala ng sariling ballpen. Ano ang modular distance learning? Ang modular distance learning ay isang paraan ng pagbibigay ng kaalaman sa pamamagitan ng paggamit ng mag-aaral ng self-learning modules o SLMs sa gabay ng guro, magulang o tagapag-alaga. Sa modular distance learning, kailangan nating tandaan ang 5 P's: paghahanda, pagtungo, pag-aaral, pagbabalik at pagtugon. Paghahanda. Kailangang ihanda ng mga guro ang mga module at home learning plan bilang bahagi ng self-learning module ng mga mag-aaral. Pagtungo. Magtutungo ang magulang, guardian o kahit sinong miyembro ng pamilya na may edad 21 hanggang 59 taong gulang upang kunin ang module ng buong markahan. Sa paaralan o sa itinalagang lugar sa gabay ng gurong tagapayo sa oras at araw na itinakda. Pag-aaral. Sa gabay ng magulang o guardian, aaralin ng mga mag-aaral ang modules o ang lesson para sa isang linggo. Kung ang mag-aaral ay may katanungan, maaari siyang makipag-ugnayan sa guro sa takdang oras lamang ng bawat asignatura sa pamamagitan ng FB Messenger, text,
call o personal na pagsulat. Babalik. Ibabalik ng mga magulang ang mga gawain ng mga bata ayon sa nakatakdang oras na itinalaga ng guro ng paaralan. Kasabay nito ang pagkuha ng weekly home learning plan para sa susunod na linggo. Pagtugon. Ito naman ang oras para iwasto ng guro ang mga activity worksheets at matugunan ang mga katanungan ng mga mag-aaral. Maglalaan ng panahon ang guro upang makapagbigay ng feedback tungkol sa resulta ng ginawa ng mag-aaral. Subject requirements. Ang pagbibigay ng grado ay katulad pa rin noong nakaraang taon na kung saan mahalaga ang performance at output. Ang mga gawain o pagsasanay na sinagutan at ipinasa ay magsisilbing attendance sa bawat linggo. Ang mga gawain o pagsasanay na sinagutan at ipinasa ay nakatala. Magbibigay ng intervensyon o karagdagang gawain sa mga mag-aaral na nahihirapan o nangangailangan ng tulong. Magbibigay ng formative at summative tests para malaman o matukoy ang progreso o pagunlad ng bata. Dapat sundin ang napagkasunduang patakaran ng guro at magulang. Hintayin ang abiso ng guro sa asignatura hinggil sa mga requirements nito. Ang individual monitoring plan ay gagamitin ng advisor para ma-check kung ang mag-aaral ay nakapagpasa ng gawain at nakakasunod sa aralin. Ito po ang halimbawa ng weekly home learning plan. Nakalagay dito kung anong week, kung anong oras at araw, kung anong subject, at kung ano ang topic. Syempre, nandito din po ang mga kailangang gawin ng mga mag-aaral. Weekly output. Itong mga gawain nakalagay sa learning activity sheet na ibibigay ng guro. Ito ay ipapasa sa araw na nakatakda kasabay ng pagkuha ng panibagong gawain. Ito naman po ang Individual Learning Monitoring Plan. Ito ay talaan ng progreso ng mga mag-aaral. Ito ay gagamitin para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng higit na atensyon sa pagkatuto. Intervention Activities. Sino-sino ang mga mag-aaral ang sasailalim sa mga gawaing intervensyon? Una, may mababang marka o puntos na nakuha sa formative o summative test ng bawat asignatura. Pangalawa, may mababang marka sa performance task na nakabase sa bawat gawain na binigay ng guro. May mga hindi naipasang gawain o output. Pre-test at post-test. Ang pre-test or diagnostic test, ito ay ang pagsusulit na binibigay bago magsimula sa gawain ng bawat markahan para matukoy ang antas na ang kaalaman ng mag-aaral. Ang post-test or achievement test naman ay ang pagsusulit na ibinibigay pagkatapos ng mga gawain ng bawat markahan para malaman ang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Formative and summative test. Ang formative test, ito ay maikling pagsusulit na ibinibigay sa mga mag-aaral pagkatapos ng bawat aralin. Ang summative test, ito ay mahaba at pangkalahatang pagsusulit na binibigay sa mag-aaral pagkatapos ng bawat markahan. Portfolio or compilation of outputs. Pinagsama-samang gawain ng mga mag-aaral sa isang markahan ng bawat asignatura. Distribution and retrieval process. Ang distribution po ng ating modules ay sa September 21 hanggang 25. Hintayin lamang po ang mga announcement ng mga advisors.
Narito naman po ang schedule of retrieval and distribution of activity sheets. Every Monday, 8 to 10 a.m. Uulitin ko po, every Monday, 8 to 10 a.m. Pag lumagpas po ng 10 a.m., ay iiwanan na po ng teacher. Paalala lang po pala, huwag po ipakikita sa bata ang answer key hanggat hindi nakatapos sa gawain. Para sa mga katanungan, suhestyon at karagdagang impormasyon, bisitahin ang opisyal na Facebook page ng Paaralan, Kanggahan Elementary School, Kabuko, Tres Martyr City o makipag-ugnayan sa inyong gurong tagapayo. Maraming salamat po!